Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po maghahanap po tayo ng isang uri ng kahoy na magagamit natin sa pangdepensa, no? Lalong-lalo na sa mga panguntra, no? Panguntra sa mga lalang ng dilim. Ayun. Maghahanap tayo dito, guys, kung mayroon tayong makita. Panoorin niyo po itong video na 'to. Kasi pag makita natin to, alam ko sa inyo kung ano yung gamit niya, kung ano ang bisa niya. Yan. Tara guys, samahan niyo ako. Yan yung hinahanap ko. Matagal ko nang hinahanap yan. Nandito lang pala. Yan kahoy na yan. Ayan. Undahan natin guys. Tatlon. Ito na po yung kahoy guys na ano. Yan. Yan po yung
banti na tapol. May mayroon pong isang already na banti na hindi siya tapol, kulay green yung ano niya. Kulay green yung dahon niya. Ito po yung hinahanap ko, matagal ko nang hinahanap kasi ano. Ito ay magagamit po sa ano muna sa akin. Ito po ay magagamit pangontra po sa mga aswang. Ito, itong kahoy na ito, tapos magagamit din yung dahon niya, pwedeng pangtapal sa mga buntis, no? Ayan. Yung sa may mga buntis na mga asawa diyan, ito po yung pangtapal niyo sa tiyan nila or sa likod. Ito po. Ito po ay pangontra sa mga aswang. Ayan. Kukuha lang po tayo ng ano dito, kukuha lang po tayo ng gamot kasi yung ugat nito is pwedeng panghalo sa ano, panghalo sa panghalo po sa grapa, no? Na iano gagawin mong panghaplas or sa panghilot, magagamit sa panghilot itong ugat nito. At isa din pong pangontra sa aswang. Ayan. Tapos yung mga ano, yung mga may nung tawag doon, yung mga mayroong mga yung mga taong na paralyzed, yung mga na-stroke, ito po yung kailangan nila, no? Itong ano na ito. Tapos ihalo po sa bahay na yung kahoy, kukuha ka rin ng ugat nun, tapos halo mo sila, tapos ilagay mo sa ano, lagyan mo rin ng langis ng asong itim, no? Yung langis ng asong itim, yun yung ilagay mo, ilagay ninyo para kung may ano siya, may reflexology, yun yung ipagamit mo. Yun yung ipagamit ninyo kasi madali lang makalakad yung tao na nagka-stroke, no? Madali lang po makalakad or sa yung kamay nila na i-stroke, madali lang maigalaw. Ito po, kukuha po tayo ng ugat nito. Ito po yung kukunin natin, yung ugat niya. Ayan. Ayan po yung ugat ng itong kahoy na ito. Yung bante. Kukunin natin itong ugat. Para maihalo tayo. Ito na po yung ugat niya. Ayan. Ito. Ayan. Ito po yung ugat niya. Ayan. Tapol. No? Tapol. Ayan naman. At ito rin yung kahoy na tinatawag na lunas. Yun. Kung nasa ito. Kung nasa bukid to,
yung kung nasa bundok, mga malaking kahoy na ito doon sa bundok. Pero dito nagsisilabasan yung mga ano, yung mga kahoy na lunas. Kung tinatawag nila na ano, tinatawag nila na sinag-araw. Tingnan nyo guys, puputulin natin. Yan po. Oh. Para po siyang sinag-araw guys. Ayan. Tingnan nyo yung ano niya. Sinag-araw. No? Ito po yung tinatawag na lunas. Ito din po ay isa po sa mga herbal. No? Isa sa herbal na panggamot sa may UTI. Ito po siya. Tapos sa may mga yung may mga ang tawag, mga kabuhi. Unsay tawag ana sa Tagalog. Oh, ito magagamit ito. Tapos mga sakit tiyan, ito pwede itong gawing gamot, no? Ayun. Ito po siya. Tara guys, uwi na tayo kasi nakakuha na tayo nitong pangmuntra sa mga aswang. Ito rin ay magagamit natin sa panghilot, no? Sa may mga ano, may mga stroke. Ito po. Yan. Nakakuha na tayo. Yan, kung makikita nyo tong kahoy na to, ayan, makikita nyo yan, kulay tapol yung ano, dahon niya. Kulay tapol siya. May isang uri din yan na kulay green. Tara. And guys, sana po ay mapanood nyo po yung ating ano, video ngayon. Kasi ito po ay malaking tulong po ito sa ano, kung kilala nyo tong kahoy na ito, yung bante kung tawagin dito sa amin. Yan. Ito ay magagamit pangontra sa aswang, no? At pwedeng yung dahon niya pwedeng pantapal sa may mga buntis, no? Yan. Yan lang po. Maraming salamat po. At sana po ay i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para at i-anon nyo lang po. I-click na lang po ang notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong ipang-upload. Maraming salamat po. Sana po ay suportahan nyo palagi ang ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat at magandang hapon.